ngayong gabi. Paano nakalaya sa iba't ibang bisyo si Chad? Ang aking pong bisyo ay palala ng palala. Paano nagkaroon ng magandang bahay at buhay si Dana? Yung challenge ko po talaga that time is wala akong background sa business. Paano nahanap ni June ang kanyang the one? Ang mga kasagutan sa Ready, Set, Grow. Tampok sa The 700 Club Asia. Welcome to The 700 Club Asia. Joyce, bilang isang beauty queen, paano mo madidescribe ang childhood mo? Wow. Punong-puno ba ng ano? Modeling, change of clothes? Hindi, actually, Peter, matatawa ka. Ako yung batang nakikipag a little girl who fights with the boys. I climb the trees, I run around in the street, wala akong pakialam. Feeling ko ang tapang-tapang ko noon, tapos pumupunta ako noon sa Masagana, yung may expo doon, parang mall sa Pasay 'yun. Tapos magsusuot ako ng shorts, tapos iisipin ng mga sales lady I'm a boy kasi ang iksi ng buhok ko noon, tapos kukurutin nila yung legs ko. Sabihin, "Ang puti-puti ng legs mo, parang legs ng babae." Tapos sabihin ko, "Of course I'm a girl." Oh, di ba? So you are the designated protector of your girl friends. Ako yung nakikipag-away sa mga boys kasi pinoprotektahan ko yung aking mga girl na kaibigan na kabarkada noon. Oh. Pero ikaw, Peter, did you have any challenges as a young boy? No naman. The normal challenges of anyone growing up, punong-puno ako ng outdoor activities, lalo na basketball. Ano yung mga konting asaran dyan sa paglalaro? Oo. Besides that, nothing really out of the extraordinary na sabi mo, nagkaroon ako ng problema sa isang tao. No naman, all in the name of sports ba? So, but these are wonderful memories, wonderful irregardless. Memories, yeah. At tulad natin, may matinding childhood memories din itong si Chad. Ready, set, watch! Pinaka-worst ko po ay, una, kung sira na po ang aking pamilya, pwede ko na pong sirain ang aking sarili. Wasak na pamilya ang kinagisna ni Chad. Naghiwalay ang kanyang mga magulang at lumaki siya sa pag-aaruga ng kanyang lola. Tumayong ama't ina sa aming magkakapatid. Pakiramdam po namin ay naiwan po kami sa isang napakalungkot na pangyayari. Aktibo man sa gawain ng simbahan dahil sa impluwensya ng kanyang lola, ay nagbukas pa rin ang kaisipan ni Chad sa pagbibisyo. Ang aking pong bisyo ay palala ng palala. Naging alcoholic po ako at naging smoke dependent po ako. At karamitan, ang alam ko po ay hanapin ang aking sarili sa labas. Pagkamat hiwalay ang mga magulang ni Chad, ay sinuportahan pa rin siya sa kailangang pinansyal kung kaya't nakapagkolehyo siya at kumuha ng kursong Bachelor of Science in Commerce, Major in Logistics Management. Nang siya ay makapagtapos sa kolehyo, ay hindi pa rin nagbago ang kanyang pagkatao. Nagpatuloy siya sa pakikipagrelasyon at premarital sex. Doon po ako nakaramdam ng kalungkutan na hindi ko po kayang sikmurain yung mga ganitong pambababoy sa aking katawan. At ang pinakamasakit po nun, takot po ako sa responsibilidad. Dumating po sa point na inayawan ko po yung bagay po na yon at parang gusto ko pong baguhin at takasan yung aking sitwasyon. Sabi ko, Lord, kung talagang buhay ka, alisin mo ako sa sitwasyong ito. Alisin mo ako sa buhay na ito. Sa isang pagkakataon, habang nagtatrabaho bilang warehouse supervisor, nakilala niya si Mariela sa inuman. Hindi po ako masyadong kagwapuhan pero mataas po yung standard ko pagdating po sa babae. Nagsishare siya ng buhay niya. Wala nang magmamahal sa akin. Wala nang magseseryoso sa akin kasi may tatlong anak na ako during that time. Niligawan ni Chad si Mariela. Nakita naman ni Mariela ang puso ni Chad sa kanyang mga anak. Ang priority ko nun is yung mga bata talaga na hindi pwedeng ako lang yung mamahalin. Nagkaroon kami ng pagkakataon na mas makilala yung totoong kami sa isa't isa kasi nga wala pong naging taguan. Una ko pong naramdaman yung tinatawag na tahanan sa piling ng kanyang pamilya. Naging daan ang ina ni Mariela upang makilala ni Chad ang isang pastor. Ang tanong niya lang sa akin, kamusta ka? Yung tanong na yon, ang siyang dumurog sa puso ko dahil tanong pala yun ng Panginoon na yung buong kaluluwa at espiritu ko, ramdam na ramdam ko,
Wala akong nagawa kundi umiyak at una akong nakaramdam ng pagpapatawad mula kay Jesus. Nagkaroon ako muli ng maayos na pagtulog at kapayapaan nung gabing tinanggap ko si Jesus. That's the first time na na-encounter ko yung pagmamahal ng isang tatay. Simula noon sa tulong ng Diyos ay unti-unting binitiwan ni Chad ang kanyang mga bisyo. Kalaunay pinakasalan ni Chad si Mariela. Buong puso rin tinanggap ni Chad ang tatlong anak ni Mariela bilang mga tunay niyang anak. There's truly a divine healing and encounter to Jesus. Totoo ang ating Panginoong Jesus. Kasi sabi nga namin, hindi mo siya magagawa na ikaw lang eh. Unless you surrender yourself to the Lord fully. Actually, nabago na lang yung buhay ko after nung wedding namin. So, pinatatag muna ng Panginoon yung loob ko do sa dating magulong buhay, sirang pamilya, na ngayon ay binuo niya, inayos niya. At sinong magsasabi na hindi si Chad yung tatay ng mga anak ko? Sa bagong simula na mag-asawa, ay biniyayaan din sila ng isang anak at hindi nagtagal, naging church pastor si Chad sa kanilang simbahan. Dagdag pa rito, napatawad niya ang kanyang mga magulang. Truly, our God is God of restoration. Yung durog na buhay na meron po kami ay ni-restore po ng Panginoon at ginawa po kami isang pamilya. Ngayon kahit saan man mapadpad, bit-bit ni Chad ang mahalagang aral na kanyang natutunan. Yung dating sirang buhay po natin ay parte pala ng pagbubuo ng ating Panginoong Jesus. Kahit gaano kasira ang ating buhay, kahit gaano kadilim ang ating pinagdadaanan, pagka tayo po ay tinawag ng Diyos sa tamang pagkakataon, nakikita mo ang Diyos ang magbabago ng buhay mo in the fullest. Alam mo, Peter, tama talaga si Chad. Kahit feeling natin na baon tayo sa problema, baon tayo sa mga wrong decisions, baon tayo sa utang at lahat na ng masama, there is still hope when we turn to the Lord. And we can see that in the life of Chad and Mariela. Totoo yan, Joyce, because yung mga umabot si Chad sa punto na talagang pagod na siya sa lahat ng ginagawa niya. And everything he was doing, he found to be meaningless. It wasn't satisfying him. Wala siyang direction. And so he found himself like a lost bullet until that question. It's a profound question, simple question. Kumusta ka na? Wow. Para bang that hit him on the inside. Kayo, pagod ka na rin ba sa buhay? Pakiramdam mo walang nagmamahal sa iyo. Nawawalan ka na ba ng pag-asa, kapatid? Gaya ng ginawa ni Chad, lumapit ka sa Panginoon. Matthew 11 verses 28 to 30, Jesus said, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me. For I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light." Alam niyo po, the moment Chad was asked that question, he knew that his life was not right. And now that you're watching, you saw his story, you know your life is not right. You're tired and you feel lost and you feel unloved. Well, there is one who loves you because he went all the way to the cross to pay for your sins and mine while we were rebellious in our ways. Kapatid, if you want a new life, if you want to experience freedom, if you want to experience purpose, God's purpose for you, pray this prayer. Let it be the prayer of your heart. Just say, "Dear Jesus, thank you for loving me in spite of the things that I have done, the sins that I have committed against you. Thank you for loving me in spite of my wayward ways. Lord, pagod na po ako. Gusto ko magkaroon ng rest, tunay na rest at kapayapaan. So I come to you and humble myself and ask for your forgiveness. Lord, make my life, fill my life with purpose and meaning.
make me a brand new person. So right now, Lord, I receive you, Jesus, into my life to be my Lord, to be my Savior, to be the God that will direct my path so that I can live a life that is pleasing to you. Thank you for dying on the cross and paying for all of my sins. Now, well, today, I can say wala na akong utang because of everything you did for me. Thank you, Lord. I pray this prayer from my heart in the name of Jesus. Amen and amen. Amen. Taus-puso ka bang sumabay sa aming dasal at tinanggap mo si Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas? If yes, you are now set apart by God for God. Ang pangalan mo ngayon ay nakasulat na sa Aklat ng Buhay. Balitaan mo naman kami, kapatid, sa iyong importanteng desisyong ginawa. Please text YES! Space your name, space your location, at ipadala yan sa 0998-590-0620. Again, that's 0998-590-0620. Samantala, sa susunod nating kwento, nagkaroon siya ng bagong bahay at magandang buhay dahil sa online selling. Uy, type ko yan na. Ano ba ang binibenta niya at paano siya umasenso sa buhay? Panoorin natin an inspiring story ni Dana. Isang munting pangarap ang gustong makamit ni Dana. Ang dream ko talaga ay magkaroon ng sariling house. Being a risk taker and a dreamer, I would really do things na mukhang imposible kahit sa eyes ko, na mukha siyang hindi ko kayang gawin. Pero kasama na po siguro yun sa pagiging risk taker na if alam ko sa sarili ko na I would really fail, and if I fail, I would use that failure for my growth. Dulot nito, nagsimula siyang mag-online selling noong siya ay nag-aaral. Subalit hindi naging madali ang kanyang pinagdaanan. Yung challenge ko po talaga that time is wala akong background sa business. So hindi po talaga siya naging madali kasi I had to start from scratch, as in zero po talaga na okay, ano tong gagawin ko dito? Paano tong mga to? Hindi nagtagal, nakapagtapos si Dana sa kursong BA Political Science. Subalit isang bagay ang kanyang naranasan. Hindi ko po na-feel yung fulfillment kasi deep down inside, alam ko po na parang hindi ito yung path ni Lord for me. Pero na-realize ko rin po and na pinaintindi din sa akin ni Lord na I had to go through all that, Lord, na para bago niya ako dalhin dun sa path ko talaga, ready ako. Kung kaya't pinagpatuloy niya at buong pusong nagpursige sa pagninegosyo hanggang sa come 2017 po, nakapag-ipon po ako and also with the help of my dad po, naka-start ng physical store po. And after that physical store, nagkaroon din po ako ng 10 more branches sa Manila and sa province po. Having that deep relationship po talaga kay Lord helped me survive talaga. Yung word ko po talaga ay survive. And malagpasan yung mga naging struggles and challenges ko. Kasi knowing myself po, I would have easily given up. Yung relationship ko kay Lord, parang nire-remind niya ako na, anak, may nakahawak sa'yo, na may nakaalalay sa'yo na even though you feel that you are alone, you are not alone. Sa pagkalat ng COVID-19 pandemic sa bansa, lubhang naapektuhan ang negosyo ni Dana. Sobrang hirap na grabe yung worry ko na paano to, paano tong mga ganitong gagawin dito, paano yung business, paano yung mga employees, ganyan. Kasi if I can't provide for myself po, I can't provide for my employees as well. Bukod sa I had to stop for 2 months po yung online business ko, I also had to close down all my branches, my physical store. Nag-close po sila because of the pandemic, hindi po kinaya. Bagamat ganito ang kanyang sitwasyon, isang mahalagang bagay ang kanyang nalaman mula sa Diyos. Biglang sabi sa akin ni Lord, anak, you should rest. Kasi sobrang restless mo na sa work mo. He told me to stop and to let him move. Kasi ako yung galaw ng galaw, so he had to make me stop. That time talaga naging close kami sa isa't isa. Nagkaroon ng time para magkamustahan. Nagkaroon kami ng time na magkwento. Yung isa bigla na lang magkikwento na ito yung
ginagawa ko ngayon, ito yung iniisip ko, ito yung mga pinagdadaanan ko. So I am really thankful of that time po na nagkaroon kami ng time together as a family. Matapos ang dalawang buwan, muling nagsimulang lumago ang online selling ni Dana. Nagulat ako na ang daming umorder, ang daming orders na parang na-miss nila umorder online or umorder ng damit, ganyan. And kinoconsider ko rin po talaga na breakthrough yung mas naging close kami as a family in nag-overflow yung blessings ni Lord sa akin. So through that po, nagkaroon po ako ng money para ma-share po sa ibang tao. Nakapag-bless pa rin po sa employees ko, even with this pandemic po, to provide work po for my employees. And even pag kunyari, pag need nila mag-advance, i-allow silang mag-advance and even the 13th month pay. Hindi pa doon natapos ang biyayang natanggap ni Dana mula sa Diyos. Matapos ang ilang taong pag-iipon at pagdarasal, ay nagkaroon na siya ng sariling bahay. Kahit gaano ka-imposible sa'yo, I am a God na alam yung ginagawa and walang imposible sa Kanya talaga. So, 3 years, it's a long time talaga of really believing. And I thank God for providing not only financially but also providing for people talaga na magbibelieve sa akin para sa bahay po na ito. Sa lahat ng pinagdaan ng tagumpay at suliranin, isang mahalagang aral ang kanyang natutunan mula sa Diyos. Sa lahat po ng napagdaanan ko sa business, personally, and sa family po, pinakita talaga sa akin ni Lord na He can turn chaos into really something beautiful. Kahit feel mo mag-isa ka or wala kang kasama sa challenge mo, be reminded, He is the God who sees, and He sees what you are going through. He sees your efforts, He sees your tears, and yung tears na yan, gagawin yung tears of joy. Kasi anak ka niya and mahal ka niya. Amazing, Dana. And I like what she said, that by nature, she's really a risk taker. Kaya for all our young people there, you only pass your singlehood once in your life. Oo nga. So that's the time to experiment, to take risk, you know, magnegosyo kayo para matuto. Kasi experience really is one of the greatest teachers. Amen and amen! Sa ating pagbabalik, mahilig ka bang kumain ng French fries? Ilang calories kaya ito? At paano ba ito ma-burn ng ating katawan? Plus, paano kaya nahanap ni June ang kanyang the one? Stay with us. Hello, this is Peter Kairouz. On behalf of the CBN Asia family of ministries, I want to express our gratitude to our donors and partners who continue to support our mission to proclaim Christ and transform lives. Your generosity means a lot to us and to the people we serve. Those who gave 100, 200, 500, 5,000 and more, whatever amount you gave, God sees your heart of generosity. Thanks to your support, we are able to help the poorest of the poor, share stories of love, hope, and redemption, comfort the broken and hurting, equip missionaries, empower the next generation, and produce music that celebrates the love of God. Maraming maraming salamat po. If you're not yet a partner, please visit cbnasia.com/give to learn how you can send your support today. May God, the Lord, bless you abundantly as you honor Him with your giving. Ito ang sinabi ni Lord na makapangyarihan sa lahat. Babalik ako sa Zion at maninirahan sa Jerusalem. Maraming tao at malalaking bansa ang magpupunta sa Jerusalem para magpray at para makasama si Lord na makapangyarihan sa lahat. Yes, Lord, kasama na sana ang Russia, China, ang mga Palestino at ang buong Middle East. Jesus, patawarin niyo po at baguhin ang mga nagpe-persecute at gumigyera sa mga Hudyo at Israel. Teach them, Lord, to love the nation and the people you love. Remove, Lord, their blindness and hatred and fill their hearts with your peace. Para sama-sama namin kayong sambahin sa Jerusalem, the city of peace. Amen.
Ito ang Facts Report. Ang Pinoy ay mahilig kumain at isa sa paboritong kainan natin ay fast food chain. Bukod sa burger at soft drinks, mahilig din tayo sa french fries. Alam niyo ba kung gaano karami ang calories nito? Ang french fries ay fast food siya. Ang fast food, iniiwasan natin siya kasi madalas sa kanila ay prito sila. Sa french fries, mataas yung makukuha mong calories pero wala kang makukuhang nutrients. Ang french fries natin ay nasa 230 to 330 calories depende sa size at saka sa brand ng french fries. Pwede natin alternative ang mga baked potatoes, pwede rin kamote. Para ma-burn yung calories mula sa french fries, pwede kang ma 30 to 45 minutes na treadmill or elliptical. Kung sa labas naman, pwede kang mag-jog na 30 to 45 minutes. Then, kung walking naman, pwedeng mga 1 hour. Kailangan nating mag-exercise at kumain ng tama. Ito ang Facts Report! Developing the habit of generosity is easier with GCash scheduled transfers. On your GCash app, tap Transfer. On the Bank Transfer page, tap Add Account. Select BDO. Create a nickname. Enter the account name, CBN Asia Incorporated. The account number, 003-00-00-55260. And your email address. At the bottom of the screen, tap Add New Schedule. Choose to donate, weekly or monthly. Select your preferred date. Input the amount of your donation. Tap Next. Review details, then tap Confirm. Good will come to those who are generous. Become a CBN Asia partner today. Ang word ni Lord ay isang tanglaw. Ilaw kapag madilim, para di ka maligaw. The best kung babasahin mo araw-araw. Ito ang Tanglaw, a devotional app where you can read and listen to God's Word anytime and anywhere. Madaming lessons and memes na madaling i-share. Made for you by friends who care. Get the Tanglaw app. Nahanap mo na ba si The One? Si June nahanap na, pero bago niya nakilala ito, pilit munang hinahanap ni June ang kanyang sarili. Ito ang kanyang paghanap. Let's watch this. Kung iwasan ka, ay, ganon yung ganang pagtingin. Ay, sino ka? Ganon yung masakit yun yung mga non-verbal. Hindi nila masabi na ganito ka, pero iniiwasan ka. Osteogenesis imperfecta o brittle bone disease. Ito ay isang kondisyon ng buto na madaling lumambot na kalaunan ay madaling mabali. Yan ang kondisyon ni June nung siya'y ipinanganak. Sapat din yung pag-aaral ko na hindi ako nakakapasok sa school dahil nga lang akong nasa hospital noon. Ang pinakamatagal kong pag-stay sa hospital ay 2 weeks. Naka-confine ako. And then pag-uwi ko naman, naka-plaster kasi ang buong pa ako. Hindi ako makalakad noon. Nakahiga ako lagi noon. Plus yung pag umaling yon, hindi na talaga magpa-practice ka pa maglakad. Malungkot kasi una-una, hindi ka nakakapaglaro eh. Hindi ka nag-grow bilang bata. Normal bata na may inggit ka, bakit sila nakapaglaro? Natatanong mo na ngayon siya, bakit ako ginawang ganito? Bakit sila normal? So bakit yun yung mga limitation na nakita mo na salat ka. Sa kabila ng kanyang kondisyon, nagsumikap naman si June na itaguyod ang kanyang pag-aaral. Sa ganitong sitwasyon siya nang makatagpo ng isang missionary. Tanggapin mo si Kristo na sarili mong tagapagligtas at it might happen to your miracles. Might na baka gumaling yung paa mo na kung mananampalataya ka sa kanya. Parang nagkaroon ka ng relief. Tapos naging magaang, no? Naging magaang yung pakiramdam mo. Do second year high school pa lang ako noon. After no second year, wala nang bale na nangyari. Nagulat nga ako eh. No fracturing. It opens a lot of floodgates para at least magkaroon ka ng hope. Para makita mo na meron palang hope sa Diyos.
Unti-unting binago ng Diyos ang buhay ni June. Naging aktibo siyang choir member at sa iba pang ministry sa simbahan. Nang siya ay makatapos ng kolehiyo sa kursong Bachelor of Science in Business Administration, panibagong pagsubok ang kanyang kinaharap sa paghahanap ng trabaho. Doon na ako dumanas ng maraming discrimination. Kasi yung word na pleasing personality with a minimum height of 5-something, pagpasok ko pa lang yan, either pagtawanan ka, sino ito nag-a-apply sa'yo, nag-a-apply sa atin. Hindi naman sumuko si June. Naging volunteer public information officer siya at kalaunay nakapagtrabaho bilang cooperative development specialist sa isang kumpanya. Empowering people economically, teaching them to be empowered na para buhayin sarili nila. Tapos hindi mo nililimitahan yung servisyong binibigay mo. Kumbaga hindi ka nagdadamot ng kakayanan mo. At taong 2008, nakasal si June sa kanyang asawang si Elma at biniyayaan sila ng 4 na mga anak. Napakasaya, di ba? Meron ka ng nilalaro na anak na nung unang may pinanganak yung aking panganay para ako nakatayo sa alapaap. Dito ka ulit magsisimula sa pamilya mo ng pagtuturo, paggagabay, pagde-develop at komunikasyon sa kanila. Dagdag pa rito, layon din ni June na maibahagi ang pagmamahal ng Diyos sa kapwa niyang Person with Disability o PWD. Counseling kasi yung ginagawa namin ni Mrs. sa mga parents ng mga katulad namin ni anak. Kasi since naranasan namin ni Mrs. na magkaroon ng anak na ganun, we share the knowledge that we have in caring of those children na mga katulad ng sakit namin. Sa mga naranasan ni June sa kanyang buhay, ito ang kanyang natutunan mula sa Diyos. I come to God. Uhulugod lang ako. Kaibigan kong Panginoon, kami kong Ama, Diyos, Jesus, andiyan ka lang. Samahan mo lang ako, okay na sa akin. Yung kapit ng pagmamahal, naiyak ako. Masarap siyang kasama. I'm June Herrero, fearfully and wonderfully created by God. Praise God. Praise God na naranasan ni June yung pagmamahal ng Panginoon, yung faithfulness niya, and yung healing ng binigay ni Lord sa kanya. And that's the reason why he lived a normal life from that point on. And he became, he wanted to add value unto others. Indeed, God has had a story in His disability, di ba? Sa buhay, ready ka bang humarap sa iba't ibang pagsubok? Set aside your fears, worries, and doubts. Allow faith to grow in you. Allow the Lord to guide you every day and in every way. Tama. Colossians chapter 2 verses 6 and 7 reminds us, "And now, just as you accepted Christ Jesus as your Lord, you must continue to follow Him. Let your roots grow down into Him and let your lives be built on Him. Then your faith will grow strong in the truth you were taught and you will overflow with thankfulness." And you can do that by praying, reading His Word, obeying Him, and then you can grow. At dito nagtatapos ang ating maikling kwentuhan. Stories of Hope, Faith, and Love. Tune in again tomorrow for another inspiring episode of the 700 Club Asia. God bless you more and more. Bye. There's this void in my heart na hindi na-fulfill nung relationship ko with Gary. Feeling ko kailangan ko siyang kunin sa iba. So naumpog po siya and nagkaroon po siya ng bleeding. Doon po siya na-diagnose na meron pong hemophilia. Para kang tinagsakloban ng langit at lupa. We just have to trust Him. Sobra-sobrang blessing ni Lord despite na nagawa namin sa kanya, napatawad niya kami at lumabas pa sila na matatalino at masunuring mga bata.